Itim mo na lang sila ng kanya, no? Wala, wala. Okay, meron tayo dito nga ayusin na tricycle, Kawasaki Barako. Napalitan na daw to ng ball race, napalitan na ng knuckle bearing. So, na-testing na nila yung ball race, na-testing na nila yung knuckle bearing. Pero, paulit-ulit daw na kumakalog yung manibela. Yun yung sabi nung may-ari. Ngayon, yun ang alamin natin, ano ang problema ng tricycle na to, kung bakit paulit-ulit kumakalog yung manibela niya. Kahit bago yung ball race, bago yung knuckle bearing, eh, kumakalog pa rin. So, yun ang aalamin natin. Okay? Game! Tayo po ay magpapalit ng ball race ng Kawasaki Barako. Ang unang step na ginawa natin, tinanggal po natin yung dalawang 6mm na bolt sa ilalim ng T-post. Kasunod po ay niluwagan na po natin yung center bolt. Yan po yung nagkoconnecta sa T-post at manibela. Niluwagan na rin po natin yung takip po ng inner tube. Tinali po natin yung manibela. Bakit po natin itinali? Para hindi po magasgasan yung tangke. Pag hindi po natin kasi ginawa yung bagay na yan, pwedeng magasgasan po yung tangke dahil natama po yung manibela sa tangke ng motor. Tinanggal na po natin yung gulong. Niluwagan na rin po natin yung tornilyo sa gilid ng T-post. Yan po yung kumakapit sa shock. Bali, tatanggalin po natin yung shock. So, ayan po. Tinanggal na po natin yung front shock. Nilagay na po natin sa gilid yung harness. Magiging sagabal po yan sa pagkatanggal ng T-post. So, ayan po. Yung nut ng nakakapit sa T-post, tinanggal na rin po natin. Okay, dyan pa lang po natin nakita na nakakabit pala sa kanya ay ball bearing. So, ayan po. Maluwag po siya. Dapat pag sinasalpak yan dyan sa part na yan, masikip, pinapalo pa dapat yan. So, yan po ang problema. Yan. Dapat pag kinakabit po yan, eh, pinapalo pa yan sa sobrang sikip. So, kitang-kita po na maluwag. At ang naisip po natin paraan, gumupit po tayo ng yero. So, ayan po. Ganyan po ang posisyon niya. Yero lang po yan na ginupit. At nilagay na po natin yung housing ng ball race. Ayan, ganyan po ang posisyon. Nilagay natin yung lumang bearing at yung po yung papaluin natin para hindi po ma-damage yung bagong ball race na ilalabit natin. Kailangan po lapat na lapat yan. Ayan. Pag hindi po kasi nailapat na maayos yan, kakalog po ulit yan. Okay, yung isa pang housing ng ball race, ayan po, kinakabit na po natin. Kailangan po lapat na lapat din yan. So, bawat part niya, kailangan nakakabit na maayos. Yan naman po yung sa ibabaw. Kailangan maikabit din na maayos yan. At ayan po, naglagay na po tayo ng grasa. Kailangan po maraming grasa kasi iyan po ay inaabot ng ilang taon bago kalasin, kaya kailangan maraming grasa. Yan, nilagay na po natin yung bulitas. Ayan, kagaya sa ibabaw, sa ilalim, ganun din po. Maglalagay din po tayo ng maraming grasa.
Ang nilagay po nating grasa dyan ay high temp po. Ayan, mas matagal po kasi ang buhay ng high temp na grasa, mas quality po yun. Nilagay na rin natin yung bulitas, sayang po. At binalik na po natin yung T-pose. Hinigpitan na rin po natin yung nut. Ayan, nilalagay na natin yung nut. So okay, inuuga-uga po natin siya. Kinakapa natin kung may kalug pa. Diyan sa part na yan, kulang pa siya sa higpit. Higpitan pa natin ulit. At okay po, ayan. Okay na siya dyan sa part na yan. Yung po yung dalawang, 6mm na bolt na tinanggal natin kanina, binabalik na po natin. Kinakalas na po natin yung tali sa manibela, ibabalik na po natin yung manibela. At ayan po, ibinalik na po natin yung center bolt. Binalik na rin po natin yung shock. Nilagay na rin po natin yung takip ng inner tube. Diretso higpit na po yan. Hinigpitan na rin po natin yung center bolt. Ayan po. Okay. Pati yung dalawang tornilyo sa magkabilang gilid, ayan po, hinigpitan na rin po natin. So, ganun lang po siya kasimple. Ayan po. Ayan. So, bali, dyan po sa part na yan, patapos na po yung ating trabaho. So, ayan, kinakabit na po natin yung gulong. So bali, dito po sa video ito, ginawa po natin siya step by step. Sundan nyo lang po kung paano yung ginawa natin sa video. Gawin lang po natin ng maayos at sigurado hindi po tayo magkakamali. So ayan po, kinakabit na po natin yung gulong. So marami pa ang ginawa dyan. Nilinis ko pa yung preno nyan sa pagkakaalam ko na hindi na lang po natin na isama sa video. So ayan, ilagay na natin yung ehe. So maraming salamat po sa panonood ng aking video. Sana po ay may natutunan kayo. Kung meron po kayong mga katanungan, i-comment nyo lang po at pipilitin po nating sagutin yan sa abot po ng ating mga kaya. Maraming salamat po. Stay safe po and God bless po sa ating lahat.